si Bongbong Marcos ang tunay na presidente ng Republika ng Pilipinas. Ito ang kapapasok lamang na balita na umani agad ng samot-saning reactions sa social media, kung saan ang balitang ito ay inilabas ng The Manila Times sa kanilang website na magpapatunay na hindi magtatagal si Vice President Lenny Robredo sa kanyang posisyon bilang presidente ng Pilipinas. Welcome back mga momsers! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, welcome na welcome po kayo. Pindutin lamang ang subscribe button at bell icon kung gusto mo ng mga ganitong videos. Ito'y matapos ngang bigyan ng katuparan ng Office of the Solicitor General, gayon din ang Korte Suprema, ang naging kaso o protesta ni dating Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Lenny Robredo. Inatasan din ng Presidential Electoral Tribunal o PET ang Commission on Election at OSG na magsumiti ng komento kaugnay sa nakabinding usapin sa poll protest ni dating Senator Bongbong Marcos laban kay Vice President Lenny Robredo. Ito'y patungkol pa rin sa tila di umano'y nangyari sa Dayaan noong 2016 national elections sa pagkabese presidente. Ilang mga sources na nagpapatunay na lumamang talaga si Bongbong Marcos laban kay Lenny Robredo, ngunit minuto lamang ay tila nangyari ang hindi inaasahan di umano'y black magic daw sa pagkabese presidente. Mahigit sa 4 na taon ang iginulong ng kaso ang isinampa ni Bongbong Marcos laban sa partido ni Lenny Robredo at naniniwala siya na nadaya ang kanyang kandidatura bilang presidente. Ngayon ay iniimbestigahan mismo ng Solicitor General at Korte Suprema. Binigyan lang ng PET ang COMELEC at OSG ng 20 days para magsumite ng komento. Ang ibang partido naman, binigyan ng 15 days para sagutin ang magiging komento ng COMELEC at OSG. Inatasan din ng Presidential Electoral Tribunal ang COMELEC na iulat kung mayroong mga naihaing petisyon kaugnay sa failure of elections sa mga lalawigan ng Lanao del Sur, Basilan at Maguindanao. Ang resulta ng eleksyon sa 3 nabanggit na lalawigan ay pinapawalang bisa ni Marcos sa PET dahil sa pagkakaroon umano ng insidente ng terorismo, intimidation at preceding ng balota. Pinagkokomento ang COMELEC at OSG kung ang PET ay maaring magdeklara ng annulment of election nang walang gagawing special election at magdeklara ng failure of election at ipag-utos ang special elections. Sa nasabing balita, eksklusibong inilabas ng The Manila Times sa kanilang website ay mukhang hindi na nga magtatagal si Vice President Lenny Robredo sa kanyang opisina. Matapos nga ang higit 4 na taon, mukhang mapapatalsik na nga si Vice President Lenny Robredo sa kanyang opisina. Sanipwersa ang Office Solicitor General, gayon din ang Korte Suprema, na patunayan na may nangyaring dayaan sa pagitan ng race taong 2016 noong nakaraang national elections. Isang malaking pag-asa ito para kay Bongbong Marcos na siyang di umano'y tunay na nanalo sa pagkabese presidente noong nakaraang elections. Komento ng maraming netizen, justice is well served to Bongbong Marcos. Ayun pa sa kanila, worth it nga daw ang naging laban ng dating senador bilang Vice President ng Pilipinas. Dagdag pa nila, nalalabi na raw ang mga oras at araw ni Vice President Lenny Robredo sa kanyang opisina, malapit ng patalsikin sa kanyang kinaupuan. Narito ang full report ng The Manila Times sa kanilang website. Salamat po mga momsers sa patuloy niyong panonood dito sa channel na Mom Stories, na kung saan may mapupulot tayong kaalaman.